Nakakababa man sa pagkatao ko. Pero oo, napakayaman ng ama ko. Halos lahat ng mamahaling mga hotel at restaurants ay pagmamay-ari niya. Kaya lang hindi niya ako tinatrato o kinikilala bilang anak. Mahirap ang buhay ko. At talagang nagsisikap ako para nagmabuhay araw-araw. Hindi gaya ng half-sister ko, na lahat ata ng yaman ay natatamasa niya. At kahit kailan ay hindi na problema. Pero may isang misyong ibinigay sa akin ng aking ama. Kikilalanin niya lang ako bilang anak kung pakakasalan kong binatang gusto niya. Si Leonardo, isang binatang may sinabi din sa buhay. Pero ang pagmamahal sa kanya ay isang laro lamang. Hindi ko alam ang kakahinatnan kung gawin ko ba ang gusto ng aking ama. Ano kaya ang magiging kapalit? I'm Ashley Villamayor. Tara at samahan niyo po akong pakinggan ang kwento ng aking buhay. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagkainggit. Lalo na't hindi ko pa nararanasan ang mga ganoong bagay na nakikita ko. Nakaupo ako ngayon sa bench dito sa park habang pinagmamasdan ng mga masasayang pamilya na nagpipiknik. I grew up being abandoned by my own father. Hindi niya ako kinilala bilang anak niya. At kinahihiya niya ako. He is living with silver in his mouth. Well, I'm not. Namulat na ako sa kahirapan ng buhay. At kailangan ko pa magtrabaho para maipagamot ang may sakit kong nanay. My mom treasured me a lot back then. When she was strong and healthy. Hindi niya ako pinabayaan. At pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kahit nabunga lang naman ako ng isang mainit na gabi. Gamit kong apelido niya. Pero hindi niya ako kinikilala kailanman bilang anak niya. Ang mga kapatid ko sa asawa niya. Ganoon din. Ayaw nila sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang ako pang nagdurusa sa lahat. Hindi ko namang kasalanan na nabuhay ako sa mundong ito. Ngunit parang kay aga kong nagbuhat ng mabibigat na problema sa buhay. Pinalis ko agad ang luha sa aking mga mata nang tumulo ito na hindi ko namamalayan. Kailangan ko nang umuwi dahil maaga pa ako bukas sa trabaho. Hindi pa ako tapos sa pag-aaral at waitress ako sa isang restaurant. Tumigil ako simula nang magkasakit si nanay, kaya kailangan kong kumayod para sa kanya. Hindi rin naman ako umaasa sa ama ko na wala namang pakisamin. Natigil lang ako sa pagpalis ng luha ko nang tumunog ang phone ko. Kinuha ko ito sa bulsa at agad na nataranta nang nakita kong numero ni nanay sa screen. Agad-agad akong tumayo mula sa pagkakaupo at sinagot ang tawag. Nay, sagot ko at inayos ang sarili. Ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo napatawag? Hinilot ko ang aking batok sa baybaling sa kalangitan. Malapit na palang gumabi. Kailangan ko nang umuwi dahil magluluto pa ako ng hapunan namin ni nanay. Anak. Singit ni nanay sa kabilang linya. Nandito siya. Umawang ang labi ko at biglang kinabahan. Napalunok ako at saka bahagyating kinunot ang noo. Sino? Tanong ko at bumuga ng hangin. Sino ang nandyan, nay? Nagsimula na ako sa paglalakad habang ang phone ko ay nakatapat sa kanang tenga. Pumara ako ng tricycle at saka sumakay sa loob. Amado po. Sambit ko kaagad sa driver ng tricycle, sabay baling sa phone ko. Nay, sino po ang nandyan? Si Emilion. Garalgal niyang sambit. Nandito ang tatay mo. Napasinghap ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Si Papa, anong ginagawa niya roon? Hindi ko maiwasan ang kabahan, lalo na't hindi naman siya bumibisita sa amin. Bukod sa masikip, hindi pa kagandahan ang bahay namin. Hindi na babagay ang isang katulad niya sa lugar namin. Nang nakarating ako ay agad kong nakita ang mamahaling sasakyan na nakaparada sa may eskinita. Nakita ko pang dalawang lalaki na nakashade na nakatayo sa labas ng kotse. Nagbayad na ako sa tricycle driver at lumabas na ng tricycle. Agad-agad akong tumakbo patungo sa eskinita at dumiretso sa bahay namin. Una kong nakita ang dalawa pang lalaki na nasa labas ng bahay namin, nakatayo. Humigpit ang kapit ko sa bag ko at hininaan ang paglalakad. Napalunok ako at hindi alam ang gagawin. Nandito ka na pala, Ashley. Hindi mo man lang bababatiin ang iyong ama? Nakangising sambit ni Papa nang tuluyan na akong nakapasok. Nakaupo siya sa maliit namin na upuan sa masikip namin na sala. Nakita ko si Mama na nakatayo sa gilid, kaya agad-agad ko siyang dinaluhan at inalalayan. Nay, bakit ka nakatayo? Nag-aalalang tanong ko. Doon ka na lang sana sa kwarto. Pagod na ngumiti siya sa akin. Pasensya ka na, anak. Nagulat ako na bumisita si Emilion.
kaya kailangan ko siyang asikasuhin. Ani ni nanay, sabay iwas ng tingin sa akin. Hindi ko maiwasan na mainis sa lalaking nakaupo sa upuan namin. Para siyang hari na nakaupo sa salapi. Hindi ko akalain na bibisita siya rito. At hindi ako tanga para hindi malaman ang pakay niya. Hindi naman siguro siya bibisita sa masikip na lugar kung wala siyang pakay sa amin. Sigurado akong meron. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ko sabay baling sa kanya. Hindi naman siguro kayo pumunta rito para kamustahin kami, di ba? Wala naman po kayong pakialam sa amin. Ngumisi si Papa at hinubad ang kanyang shade. Umiling siya at humalukip-kip. Binalingan niya si nanay. Mukhang hindi mo man lang tinuruan ng tamang asal ang anak mo, Athena. Hindi man lang marunong rumespeto sa akin. Mabuti na lang talaga't hindi kita kinikilala na anak. Nakakahiya ka maging Villamayor. Umiiling-iling niya na sambit sa bengisi. Parang tinusok ng karayom ang puso ko sa narinig. Hindi ko akalain na mas masakit pa pala kapag sa mismong harap mo na maririnig. Emilion, huwag ka namang ganyan sa anak ko. Anak mo pa rin naman siya. Sinanay sabay hawak sa braso ko. Napalingon tuloy ako sa kanya. Mahinang humalakak si Papa at tumayo. Athena, huwag kang mapagbiro. Maswerte pa rin naman siya dahil daladala niya pa rin ang apelyido ko. Mabuti nga at pumayag ako, hindi ba? Karangalan niya yun, lalo na't kilalang kilalang apelyido ko. Kumuyom ang kamao ko. Gusto kong kilalanin niya ako bilang anak niya. Pero kung ganito lang din naman ay huwag na lang. Binalingan ko siya at saka binigyan ng masamang tingin. Kung wala na po kayong sasabihin, pwede na po kayong umalis. Umawang ang labi niya at nagulat sa sinabi ko. Nanatili ang tingin ko sa kanya at ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng isang pilyong ngiti. Hindi ko akalain na kaugali kita, Ashley. Aniya at bumalik sa pagkaupo. Kaya ako nandito kasi may kailangan ako sa inyo, lalo na sa'yo. Sabi na eh. Kung ano man yan, wala na po kaming pake. Umalis na po kayo at huwag na po kayong bumalik. Pagtataboy ko, maayos na sa akin kung hindi man niya ako kilalanin. Nandito pa naman si nanay sa tabi ko. Hindi ko kailangan ng amang katulad niya. I am his illegitimate daughter. Ayaw niya sa akin dahil madudungisan ang pangalan niya. Ayaw niya sa akin kasi nakakahiya ako. Sa totoo lang gusto ko na kilalanin niya ako. Gusto ko rin maranasan ng magkaroon ng ama. Gusto ko rin maranasan ng magkaroon ng magandang buhay katulad ng mga kapatid ko. Gusto kong maranasan ang pagmamahal ng isang ama na kailanman ay hindi ko naranasan. Pero ngayon, ako na mismo ang nagtataboy sa kanya palayo. We don't need him. Wala na siyang karapatan sa amin dahil inabandonan niya kami. Inabandonan niya ako. Ayaw mo bang kilalanin kita bilang anak ko? Tanong niya sabay haplo sa kanyang baba. Ayaw mo ba maging parte ng pamilya ko? Natigilan ako at naramdaman kong mahigpit na hawak sa akin ni nanay. Napatingin tuloy muli ako sa kanya. Nakita kong pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi ko tuloy siya maintindihan. Hindi ako nagsalita kaya nagpatuloy siya. Actually, narito ako para sabihin sa'yo na kikilalanin kita bilang anak ko. Ipapakilala kita sa mga kamag-anak ko. Sa lahat, mararanasan mong buhay na meron ng mga kapatid mo. Aniya sa tono ng mapagkumbinsi. Kumunot ang noo ko at biglang nalula sa kanyang sinabi. Pero, huminto siya sabay ngisi sa amin. May kondisyon. Naibagsak kong balikat ko sa narinig. Kikilalanin niya ako, pero may kondisyon? Ano pa bang aasahan ko sa isang katulad niya? Kailangan mo munang magpakasal. Namilog ang mata ko at napalayo kay nanay. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Ako? Magpapakasal? Kanino? In that way, you will be a part of our family. Ngumisi siya na nakakaloko at inabot ang folder mula sa kanyang tauhan. Umiling ako sa kagalit siyang tiningnan. Hindi ako magpapakasal. Hindi bali nang hindi niyo ako kilalanin bilang anak niyo. Ani ko sabay tiimbagang. Talaga? Binalingan niya si nanay. Athena, alam ko naman na pangarap mo na kilalanin ko ang anak mo bilang anak ko, hindi ba? Lumipat ang mga mata niya sa akin. At hindi lang yon. Ipapagamot kita kapag gagawin ang anak mong gusto ko. Sumikip ang dibdib ko at gusto ko nang umiyak sa inis at galit. Kung gusto niya akong kilalanin, wala sanang kondisyon. Kung gusto niyang ipagamot si nanay, wala sanang kondisyon. Makakaalis din kayo sa squatter na to kapag tinanggap at gagawin mo ang gusto ko. Si Papa, sabay lapag sa lamesa ng isang folder.
na ibaba ko ang tingin ko roon. May pera pala ako riyan. Pag-isipan mo mabuti, babalik ang tauhan ko rito bukas upang kunin ka at dalhin sa bahay. Napaupo ako sa sahig nang nakaalis na si Papa at ang kanyang mga tauhan. Tuluyan nang tumulo ang luha sa aking mga mata. Dinaluhan ako ni Nanay at yumakap. Anak, masaya ako na bumisita ang Papa mo. Kikilalanin ka na raw niya bilang anak niya. Sambit ni Nanay habang nakayakap siya sa akin. Isa yun sa pangarap ko, anak. Ang tuluyan kang kilalanin ni Emilion. Kahit papano, mapanatagan loob ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Nay, humiwalay ako sa kanyang yakap at napasinghap. Huwag mo namang sabihin yan. Mas lalong bumuhos ang luha sa aking mata. Hindi naman malubha ang sakit ng nanay ko. Pero kung makapagsabi siya ay para na siyang mamamatay. Kailangan niya lang maoperahan para maging maayos. Kailangan niya ng kidney transplant at magiging maayos na siya. Hinaplos ni nanay ang pisngi ko at pinalis ang luha na dumadaloy sa aking pisngi. Anak, matamlay siya nang umiti sa akin. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Hindi kita nabigyan ng kumpletong pamilya. Kaya ang marinig mula kay Emilion yun ay isa ng karangalan, anak. Nay, umiling ako at halos magmakaawa sa kanya. Kaya anak, tanggapin mo na. Hindi na kailangan na ipagamot ako. Nasisiguro ko naman na mararanasan mo ang marangyang buhay kapag kilalanin ka niya at ng pamilya niya. Huwag mo na akong alalahanin. Tumatak sa isip kong sinabi ni nanay. Oo, gusto kong kilalanin niya ako bilang anak niya. Pero hindi sa ganoong paraan. Naitanong ko tuloy sa aking sarili. Mahirap ba akong tanggapin? Nakakahiya ba talaga ako? Nakakahiya ba talagang pagiging anak sa labas? Pinunasan kong luha sa aking mata at inayos ang kumot ng aking higaan. Kailangan kong pag-isipan dahil bukas na bukas ay kailangan ko ng magdesisyon. Anak. Hinaplos ni nanay ang kamay ko habang mahigpit kong hinahawakan ng bag na may laman ng kaunting gamit ko. Nay, bibisita ako. Sambit ko sabay lingon sa kanya. Nakapagdesisyon na ako na tanggapin ang gusto niya. Gusto ko rin naman na kilalanin niya ako bilang anak niya. Gusto ko rin maipagamot si nanay sa madaling panahon. Kaya nakapagdesisyon na ako na tatanggapin ko ang alok niya. Kung magpapakasal man ako sa isang estranghero, ayos lang sa akin. Hindi ko naman siya kilala at tingin ko ay maghihiwalay lang kami. Lalo na't ako ang tipo ng babae na hindi magugustuhan basta-basta ng isang lalaki. Gaya nga ng sabi ko noon, gusto kong maranasan ang buhay na meron ng mga kapatid ko. Gusto ko rin maranasan ang lahat na naranasan nila na hindi ko naranasan. Kaya gagawin ko ang gusto niya. Kung papapakasal lang ang paraan upang tuluyan niya na akong tatanggapin sa buhay niya, gagawin ko. Miss Ashley, pumasok na po kayo sa loob. Sambit ng isang lalaki na batid ko isa sa mga tauhan ni Papa. Niyakap ko si Nanay bago ako tuluyang na maalam sa kanya. Sana hindi ako magsisi sa desisyon ko. Sana papanindigan ko ito dahil alam ko na magbabago na ang daloy ng buhay ko. Bumungad sa akin ang malapalasyo na bahay ni Papa. May nakaukit na metal na Villa Mayor sa may gate. Nawala saglit ang pag-iisip ko tungkol sa totoong pakay ko rito. Dahil na rin sa pagkamangha. Talaga namang mayaman si Papa at hindi basta-basta. Noong tinanong ako ng frog ko kung sino ang Papa ko, sinagot ko ang pangalan ni Papa pero tinawanan lang ako ng frog ko dahil nag-iilusyon lang daw ako. Sa pagkakaalam niya kasi dalawa lang ang anak ni Papa at hindi ako kasali roon. Masakit man pero tinanggap ko ang pangungutya ng ibang tao. Ngayong narito na ako sa lugar nila, gagawin ko ang lahat, kilalanin niya lang ako at hindi kinakahiya. Everyone deserves the world. And that includes me. I may be an illegitimate daughter, but I will prove to them that I deserved everything they have. Na hindi basihan ng anak sa labas para lang hindi kilalanin. Kung ang pagpapakilala ni Papa at ang tuluyang paggaling ni Nanay ang magiging bunga ng pagpapakasal ko, hindi ako magsisisi sa desisyon ko. Ikaw na ba ang bagong kasambahay ng mga Villa Mayor? Tanong sa akin ng matanda nang nakababa ako sa sasakyan. Tingin ko ay siyang mayordoma ng mansyon na ito. Po, nagulat ako at napatingin sa kanya. Tinaasan niya lang ako ng kilay at binalingan ng kotse na nasa likuran ko pa rin. Ang sosyal mo namang kasambahay at sumakay ka pa talaga sa kotse ng mga Villa Mayor. Asik niya sabay irap. Kumunot ang noo ko at biglang nainsulto.
Hindi po ako kasambahay. Tanggi ko. Akmang magsasalita na sana ang matanda nang biglang sumulpot si Amira, ang nakakatanda ko na kapatid sa ama. Mukha ba siyang kasambahay, Manang Sally? Kumalakak si Amira at eleganteng naglakad patungo sa akin. Sa bagay, mukha naman talaga siyang kasambahay. Naikuyom ko ang kamaukot, hindi na nagsalita. Hindi pa rin talaga magiging madali ang buhay ko sa mansyong ito, lalo na't nandito ang mga kapatid ko at ang ina nila. Sino ba siya, Senyora Amira? Nagtatakang tanong ng matanda. May inaasahan akong bagong kasambahay, lalo na't may nasisante kahapon lang. Well, humalukip-kip si Amira sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Anak siya ni Daddy. Namilog ang mata ng matandang mayordoma sabay baling sa akin. Kita kong palihim na pagpasensya niya sa akin. Huwag mo siyang i-treat like us. Kasi anak naman siya sa labas, Manang Sally. Pwede mo siya utusang magpunas ng sahig kung gusto niyo. Dagdag ni Amira sabay halakhak. Hindi na ako nagsalita. Hindi na lang ako nagpa-apekto dahil ganun talaga kapag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Guess what, little sister? Walang pa-welcome sa'yo kasi hindi ka naman talaga welcome sa pamamahay na to. Kung di lang talaga kailangan ni Daddy ang mga soto, ay wala ka sana sa mansyong ito. Hindi ko pa naman sila nakikita, pero rinig ko ay pangit daw mga kamag-anak nila. Kaya tumanggi ako sa gusto nila. You should thank me. Kasi ako ang nagsuggest kay Dad na ikaw ang ipapakasal, kapalit ng pagkakilanlan mo bilang anak niya. Wala naman akong pakailam kung pangit o hindi ang mapapangasawa ko. Basta maganda lang ang kalooban ay maayos na sa akin. Pero ngayong hindi ko kilala kung sino ang pakakasalan ko, kinakabahan ako. Matapos ang eksenang yun ay sumunod ako sa mga tauhan ni Papa. Dumiretso ako sa opisina niya at kitang-kita ko ang galak sa kanyang muka nang makita ako. Mabuti at pumayag ka sa gusto ko. Maligayang sambit niya habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Huwag kang mag-alala. Sa ganda mong yan ay hindi mahahalata na anak ka sa labas. Sa katunayan, ikaw ang natipuhan ng isa sa mga soto. Kaya mabuti tumanggi ang panganay na anak ko. Dahil hindi rin naman papayag ang mga soto kung si Amira ang ipagkakasundo ko. Wala akong naintindihan sa kanyang sinabi bukod sa sundo. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa kanya. Tatawagin ko ba siyang papa? Bibisita sila sa susunod na linggo upang pag-usapan ang kasunduan. Nanatili ang tingin ko sa kanya. Kailan ipapagamot si nanay? Tumawa siya at hindi makapaniwalang binalingan ako. Nag-uusap pa tayo tungkol sa gagawin mo, Ashley. Hindi naman gaano kalaki ang kailangan para maoperahan si Athena. Gusto ko lang makasiguro at talaga bang kikilalanin mo ko? Umaasa ko ng tanong. Alam kong masyadong makapalang mukha ko. Pero pwede ba kitang matawag na papa? Napawi ang kanyang ngiti at nag-iwas ng tingin. Saka nakapagtuluyan ka nang naikasal sa lalaking yon. Umawang ang labi ko at naramdaman ang kirot sa dibdib. Kinagat ko ang ibabang labi ko at hindi na muling nagsalita. Sana pala hindi na ako nagtanong. Ako lang palang masasaktan. Dito ka muna sa guest room ng mga Bilya Mayor, iha. Dahil inaayos pang magiging kwarto mo. Paliwanag ng mayordoma habang pinapakita sa akin ng malaking guest room na sobrang ganda at linis. Lumiwanag ang mata ko sa sobrang mangha. Para akong isang batang nakakita ng magandang laruan. Para akong nasa palasyo. Hala, ang ganda po. Nilingon ko ang mayordoma na ngayon ay nakataas na ang kilay sa akin. Ako na po ang bahala sa aking sarili. Magpahinga na po kayo. Sino ka para utusan ako? Masungit niyang tanong. Natigil ako at kinagat ang iba pang labi. Pasensya na po. Yumuko ako at hindi na muling nagsalita. Hindi ka magdodonya-donyahan dito. Lalo na't anak ka lang naman pala sa labas. Narinig kong bulong niya na ikinagulat ko. Ang sakit niyo naman pong magsalita. Hindi ko mapigilang magsalita. Mayordoma rin naman po kayo rito. Sino rin po kayo para pagsalitaan ako ng ganyan? Namilog ang mata ng matandang mayordoma at hindi makapaniwalang nilingon ako. Hindi siya makapagsalita at nanatili lang gulat habang nakatitig sa akin. Hindi ako mabait kaya pasensya na talaga. Hindi na ako umimik at pumasok na sa guest room na siyang tutulugan ko. Sinampa ko ang sarili ko sa malambot na kama at napapikit. This is life, sambit ko.
Sana maranasan din ni nanay ang maranasan ko sa bahay na to. Pumangon ako at inilibot ang sarili sa buong guest room. May sariling shower at bathtub, walk-in closet, flat screen TV, may mini sala at malaking kama. Hindi dapat ako magpapaapi rito. Alam ko namang anak ako sa labas, pero kahit ganon, anak pa rin naman ako ni Papa. Hindi ko akalain na dinala ka ni Emilion rito. Natigilan ako sa pag-aayos ng gamit ko sa guest room nang marinig ko ang boses ng asawa ni Papa na si Tita Talina. Nasa may pintuan siya kasama ang mayordoma na ngayon ay nakatingin din sa akin. Anak niya rin naman po ako. Mahinahon kong sagot. Humalakhak siya at inilingan ako. Pareho nating alam na hindi ka tanggap ng asawa ko. At mas lalong hindi kita tanggap para maging parte ng pamilya ko. Naaalahan ako lang ang malandi mong ina. Natigilan ako dahil sa narinig. Hindi talaga magiging madali ang buhay ko rito. Kaya kailangan kong magpapakatatag. Alam kong hindi nila ako titigilan hanggang sa maging miserable ang buhay ko. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na lang sa pag-aayos. Narinig ko ang kanyang mga yapak. Kaya pinagtiim ko ang bagang ko. Wala ang asawa ko rito. May lakad. Sambit niya sa akin na makaabot siya sa gilid ko. Napapikit ako nang tinapunan niya ako ng isang damit. Suotin mo ang damit na yan. Pagsilbihan mo kami. Kinuha ko ang damit at namilog ang mata ko nang makita kong uniforme ng kasambahay. Hindi makapaniwalang nag-angat ako ng tingin sa kanya. Hindi ako kasambahay. Sambit ko at kinunutan siya ng noo. Ngumisi siya at napasinghap ako nang hinawakan niya ang aking baba. Alam ko, iha. Pero akong masusunod dito. Hanggat wala ang asawa ko rito, hindi ka magdodonya-donya rito. Kinuyom ko ang kamao ko. Maiwan na kita. Galingan mo sa pagsiservisyo. Sarkastiko niyang sambit bago lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga ko at naibaba ang tingin sa uniforme. Mapait akong napangiti at tinapos ko ng pag-aayos ng gamit. Bilisan niyo sa pagkilos. May darating na bisita mamaya. Bumungad sa akin ng mga busy na mga kasambahay na mabilis sa kani-kanilang mga ginagawa. Suot ko na ang damit ng pangkasambahay, gaya ng gusto ni Tita Talina. Wala naman akong paki kung magseservisyo ako rito. Hanggat hindi pa ako ikakasal sa kung sino man ang lalaking yon, tutulong muna ako rito. Iha, bago ka ba? Tanong ng matanda sa akin sabay lapit. Anong pangalan mo? Kulubot na ang kanyang balat at maputi na ang buhok pero malakas pa rin. Hindi ko mapigilan ang mamangha sa kanya. Maamo ang kanyang muka at palangiti siya na matanda. Hindi kagaya ng mayordoma na kung makaastay parang may-ari ng mansyon. Ashley po, sagot ko at sabay libot ng tingin. Ano po ang gagawin ko? Umawang ang labi ng matanda. Ashley? Ikaw ba ang anak ni Emilion kay Athena? Nagulat ako at agad siyang nilingon. Nakita ko na pinasadahan niya ako ng tingin. Bakit ka nakadamit ka sa bahay? Hindi ka nababagay rito. Agad niyang sambit at medyo nataranta. Agad ko naman tinapik ang kanyang balikat. Nako, ayos lang po. Sanay na rin ako sa gawain bahay. Nginitian ko siya. Nakita kong awa sa kanyang mata. Siguro alam niya na hindi ako katulad ng iba na humihiga sa salapi. Alam niyang hindi ako kinikilala ng sarili kong ama. Dahil lang sa anak ako sa labas. Hindi pa rin talaga nagbabago si Talina, no? Umiling siya at nag-iwas ng tingin. Sa katunayan, akong naaawa kay Emilion. Dahil alam naming lahat na nandito na walang pagmamahalang kasal nilang dalawa. Pera lang ang habol ni Talina. Kaya siguro naghanap ng iba si Emilion. Umawang ang labi ko. Si nanay? Wala nga yatang paki si Papa kay nanay eh. Ang alam ko minahal ni nanay si Papa. Pero nagulat na lang siya nang iniwan siya nito nang mag-isang taon na ako. Yun, pala may asawa pala. Tumulong na ako kay Manang Elma sa paglilinis ng bahay. Kaya pala maraming katulong kasi sobrang lawak ang laki ng mansyon. Hindi sapat ang 50 maids sa bahay na ito. Iha, huwag ka nang masyadong magbuhat. Huli mo na yan. Sambit ni Manang Elma nang makita niya ako na may dalang garbage bag. Okay lang po, Manang Elma. At saka, ang dami niyo na pong gawain. Hindi naman po ako tamad para hayaan kayo sa ganito. Nakangiti kong sambit at binuhat na ang garbage bag papalabas ng mansyon. Nasisiyahan ako kay Manang Elma dahil naaalala ko sa kanya si nanay. Kumusta na kaya si nanay?
Tatawag ako sa kanya pagkatapos nito. Leonardo, where are you going? Kailangan na natin pumasok sa loob. Naghihintay na si Tita Talina at ang mga anak niya. Shut up, Dionisio. I want to smoke first. Inilapag ko ang garbage bag sa gilid ng kasada, malapit lang sa may kahoy. Ang sabi ni Manang Elma ay may kukuha raw sa mga basura, kaya dito ko na lang daw ilalagay. You are getting married, brother. Stop that. Kumunot ang noo ko at agad na hinanap ang malalim at malamig na mga boses na yon. Siguro yun ang mga bisita na sinasabi nila. Kailangan ko nang umalis bago pa ako maabutan. Hey miss, alam mo ba kung nasaan ang exit dito? Hoy Leonardo, don't tell me aalis ka. Tita Talina's expecting us. That's gonna kill you, dude. Natigilan ako sa paglalakad at unti-unti silang nilingon. Pumungad sa akin ang dalawang matatangkad na lalaki. Ang isa ay may maamong muka at ang isa ay parang manununtok na. Nakakunot ang noon ng isa. Siya yata ang nagtatanong sa akin. Nahuli ko siyang nakatitig sa akin kaya agad akong tumikim. Pasensya na, pero hindi ko po kasi alam. Pagsasabi ko ng totoo, tinuro kong malaking gate sa malayo. Doon na lang po kayo dumaan.